Magandang umaga po sa inyong lahat. Gaya po ng nasabi ni Father, ako po ay si Father Ernie from the Parish of Mary Mother of the Church po sa Las Piñas, no? At kasama ko po yung aking mga parishioners, yung mga senior citizens, no? Kaya no, wala ko silang tigil sa kung saan sila pumupunta, no? Kaya kahit mga senior citizen po yan, very active sila sa simbahan, no? But anyway, yung ebanghelyo po natin ngayon ay tungkol po sa panalangin ng ating Panginoon. At ano ba ang panalangin ng ating Panginoon, no? So narinig po rin nyo sa ating ebanghelyo, pero bago po natin talakayin, maganda rin pong alamin po natin ano ba ang ating mga panalangin pagpunta dito. I'm sure lahat po kayo na nandito, for whatever reason, ay may dala-dala pong panalangin. At maganda pong ialay natin sa Panginoon sa misang ito ang ating mga panalangin. Ano mang klaseng kahilingan, ano mang klaseng panalangin meron po tayo sa ating puso, no? By the fact na nandito po tayo ay meron pong dahilan, no? At ang dahilang iyan ay isama po natin sa ating panalangin sa Panginoon sa misang ito. Ngayon, ano po ba ang panalangin ng ating Panginoon? Well, sa Ebanghelyo, ang sabi niya ay na that they may be one, no? Na ang kanyang mga alagad at tayong lahat ay maging isa. That may be one, that all may be one, is a phrase na tumutukoy hindi lamang po sa mga Kristiyano-Katoliko, kundi po sa lahat ng tao sa mundo. Kasama na po doon ang maaring hindi naniniwala sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon ay isang mabuting pastol, at ang isang mabuting pastol ay inaakay ang kanyang pastol. Lahat ng tao sa buong mundo ay siya po yung sheep ng ating Panginoon, regardless of our faith affiliation. You know, it is a great tragedy, no, for Christianity and the rest of Christians na hindi pa naging totoo, kumbaga, ang panalangin ng ating Panginoong Hesus. Why? Kasi yung relasyon po natin, no, bilang mga Kristiyano in different Christian churches and denominations is often characterized by hostility and even violence, no? Kaya yung sinasabi po natin na ecumenism and interreligious dialogue ay hindi pa umuusad ng maayos, no? Kaya the prayer of Jesus, no, remains unanswered after more than 2,000 years, no? Siguro kayo po sa inyong sarili ay may mga panalangin po kayo that for the longest time ay maari pong hindi pa nagkaroon ng kasagutan, no? Huwag po tayong ma-disheartened, no? Kasi ang dasal nga ng Panginoon that all of us may be one ay hanggang ngayon hindi pa naging totoo. So kung ano man po yung dasal na meron kayo na hanggang ngayon na hindi pa nasagot, just continue to pray. But you know, God answers our prayers in three ways, no? Yes, no, and wait. Kapag sinagot po ng Panginoon ng no, wag po tayong magtampo, kasi maaring yung dinadasal po natin in the final analysis ay that is not the best for us, no? Or kung maaari ang sinasabi ng Panginoon ay wait, baka naman ay naghahanda ng Panginoon ng something better than what you are praying for. Or kapag sinagot naman ng Panginoon ng dasal mo ng yes, let us give thanks to the Lord. No? Kaya paminsan, kapag sinagot po yung dasal natin, di na tayo nagpapasalamat, di po ba? Nakakalimutan natin. But anyway, lahat po ng dasal natin ay sinasagot sa atin, ay sinasagot ng ating Panginoon.
At maganda po, no? Isaisip po natin ang dasal ng ating Panginoon that all of us may be one. Alam mo po, si Mahatma Gandhi, ano? Ay ang sabi po niya, I love Christ but I hate Christians. Bakit ganon? Maganda po ang mensahe, maganda pong pangaral ng ating Panginoon, and it is all about love and forgiveness. Kaya lang, napapansin po ni Mahatma Gandhi na hindi naman po sinasabuhay ng mga Kristiyano yung katuruan ng ating Panginoon. We fell short in being a good example. No? We fell short in living the teachings of Christ in our life. No? Kaya doon po siya nadidismaya. No? But anyhow, ano man po, let us all strive, no, to make this prayer of Jesus realized, no, in our own families. Simulan po natin, no, sa ating pamilya, that all our families may be one. Or sa ating community, or sa ating parokya, no, sa ating simbahan, that all of us may be one. No? Eh kung hindi pa tayo buo sa ating pamilya, hindi pa tayo nagkakaisa sa ating pamilya, how can we speak of being one, of being united, no, in a bigger family, in a bigger community? Alam po ninyo, in the book of Genesis, alam naman po natin yung kwento ni Cain, no, at ni Abel, no? And one time, di ba, tinanong po ni Yahweh, no, si Cain, nasaan po ang iyong kapatid? Where is your brother Abel? No? And anong sagot ni Cain? Hindi ko alam. No? Am I my brother's keeper? Doon pa lang ay hindi na po naintindihan ni Cain kung anong ibig sabihin ng kapatid. Because to be a brother, na maging kapatid ka, is to look at the welfare of the other. No? To be a brother is to take good care of the other. Meron pong kwento, no, ng dalawang magkapatid, no? Naglalakad sila po sa isang kalye. At ito po ay nakita ng isang matanda at tinatanong po niya yung nakakatandang kapatid. Ang sabi po niya, why? Kasi buhat-buhat niya po sa balikat ang kapatid, no? At nung nakita ito, ay hirap na hirap, no, yung kapatid na buhatin, no, yung kanyang kapatid kasi lumpo. Ang sabi po sa kanya, nahirapan ka nang magbuhat ng iyong kapatid, no? At ang kasi mabigat siya, no? At ang sabi po ng matandang kapatid, hindi po siya mabigat dahil po siya ay kapatid ko. You know, if we treat one another as brothers and sisters, then the other is not a burden. Pero kung wala kang pagmamahal, no, hindi mo kinikilalang kapatid mo ang iyong kapwa, ay pabigat ang turing mo sa kanya. So, brothers and sisters, let us live our lives as we are brothers and sisters, kasi yun po ang panalangin sa atin ng ating Panginoon. Hindi man tayo kagaya ni Cain na pinatay yung kanyang kapatid na si Abel, but when you treat the other as non-existent, when you treat the other with indifference, when you treat the other as if the other does not exist, then para din po tayong si Cain. It is an indirect way, no, of treating our brother. So let us be responsible, no, for one another, for we are brothers and sisters before the Lord our God. So let us help realize the prayer of Jesus for all of us, na tayong lahat ay magiging isa. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.